kliyente ko. Yung original, bibigay yun sa korte. Kaya yun, so kompleto na. Sabihin sa akin, hintayin lang natin si judge. Okay, kami, nakihintayin lang kami sa labas. Pagandyan na si judge, bubuntot na ako niya, judge, good morning po. Ayan. Oh. So, sasabihin na kagad nila judge, may magbibail. Ganun lang proseso niya, ang bilis lang. Ang sinyalis yun, na ano tayo, no? Painggan natin, ano, habang nanonood kayo ng mga ads, siguro yung iba, i-primer ko lang kayo sa bail, no? Sa bail hearing, ano ba yung mga nangyayari? O yung kliyente ko. Yung original, bibigay yun sa korte. Ganun yun, so kompleto na. Sabihin sa akin, hintayin lang natin si judge. Okay, kami, nakihintayin lang kami sa labas. Pagandyan na si judge, bubuntot na ako niya, judge, good morning po. Ayan. Oh. Sasabihin na kagad nila judge, may magbibail. Ganun lang proseso niya, ang bilis lang. Ayan, may magbibail. So, bago yun, bail at saka pampaswerte rin pala, no? Para maswertein si Bong Navarro at swertein tayong lahat, ano? Ano-ano ba yung mga pampaswerte? Yan ay di-discuss natin. Kung di natin man-discuss yan, na ano, pero pag mga detalye na, syempre, may detalye natin ng mas detail. Mas mahaba ng konti yun. Dito yung kabuuan, ano, ng pangyayaring ito. Painggan natin saglit. Hindi magbibail. Andiyan ba yung accused? Ay, judge, ito. Dito po yung accused. Kompleto na ba? Kompleto ang requirements mo. Mabilis lang eh. Gagawin nila, magpiprint sila ng order of release. Kompleto na yung requirements mo. Kaya resibo na lahat-lahat yung picture, ganyan-ganyan. Sketch, barangay certificate. Kaya kailangan si judge. Kaya hinihintay si judge. Kasi si judge ang pipirma dun sa order of release. So, pagka... release order. Yun ang gusto kong maganap. Pero, dahil nga maluwag sa atin ang korte ngayon at may strike nga na to merong strike na kung pwedeng ayusin na lang ito, ay medyo gumanda yung laban. Kasi meron siyang ano eh, may settlement na gustong maganap. So pagka ganoon po, eh talagang madali para sa our part no, na matapos agad ang kaso nito. So yun ang maganda rito. Pinagkakaroon bang plea ang kapo ni Bong Navarro sa pagbasa ng... Yung hindi naman magpi-plea dahil nga meron tayong motion to for review sa Supreme Court because we are questioning, no? The issuance of certiorari, no, to the lower courts. Kasi yung certiorari, pag-uutos ng higher court to the lower court, no, to ano, no, considered, no, kaya nga nung inutusan yan, no, etong si, may video tayo kay Calleja rito, from coming from other sources, no, ay, baka mamaya ko na lang, no, ang mahalaga po, ano ba yung bail hearing, mga ganyan. Tapos, batiin ko lang si Everson Cabales, no? Everson Cabales, thank you for coming to town, no? Congratulations! Congratulations! You won! Ayun, ano? So, Everson Cabales, thank you for coming to town, ano? Karikawan yung Stevie, hi, no? Mega love, shout out. Ken Mark Constantia, good morning, sana makalabas. Yes, definitely, no? He will be out on bail, no? Pero correct ko lang, no? As a bail, pagka sino nagpetition ng bail for hearing, ikaw ang magpepresent ng evidence, no? Ikaw ang may pepresent. Papatunayan mo doon na the evidence against you is weak. Pero dito naman eh, so obviously, from none to weak eh. Diba? Parang wala tayong makita. So sigurado weak. Diba? So talaga makakapag-bail at saka take it into consideration na siya ay artista at hindi naman siya danger to the society. Wala namang bakas ng pagtakas. So, hindi naman mangangamba yung judge na pirmahan, no? Yung out of bail or bail bond niya, no? Surety bond, kung tawagin, at ang kanyang release order. So, kaya nga nito pinapaliwanag nito, no? Eh, yung original,
bibigay yun sa korte. Gawin nyo, so kompleto na. Kasabihin sa akin, hintayin lang natin si Judge. Okay kami, nakahintay lang kami sa labas. Ganyan na si Judge. Bubuntot na ako niyan, Judge. Good morning po. Ayan. O, sasabihin na kagad nila, Judge, may magbibail. Ganun lang proseso niyan, ang bilis lang. Judge, may magbibail. Andiyan ba yung accused? Ay, Judge, ito, dito po yung accused. O, kompleto na ba? Pag kompleto ang requirements mo, mabilis lang eh. Gagawin nila, magpiprint sila ng order of release. Pag kompleto na yung requirements mo, nakabahay ka na, may resibo ng lahat-lahat, yung picture, ganyan-ganyan, sketch, barangay certificate. Kaya kailangan si Judge, kaya hinihintay si Judge, kasi si Judge ang pipirma dun sa order of release. So, pagka-print na yung order of release, tapos binirmahan na ni Judge, bibigyan na ng kopya kami, okay na. Piansado na yung kliyente ko. So, wala na siyang takot na uli pa siya ng mga pulis sa labas. Kasi, piansa na siya. Ayun, ito yung isa. Paano halimbawa yung kliyente ko na magpapiyan? Mamaya na yan. Yung release order muna, no? So, ang basa ko dito, mga kapatid, no? Everson, good morning po, sir. Si Rinene, makapag-bail yan, God's good. Hindi, ang tingin ko dito, strike nila yung bail. Kasi meron sila tinatawag na motion for review. Parang pinu-question nila yung probable cause. So taking that in consideration, ang tingin ko is strike nila yung bail petition. Either way, no? Pwede nila kasi nga i-postpone yan, no? Or hindi sila sumipot or sabihin nila we have pero baka matagal lang sila rin doon. Siyempre, review eh. Re-review na Supreme Court. So, ang pinakamabilis mga kapatid, kasi depende yan sa review ng Supreme Court. Pwedeng tumagal doon. So, yung bail hearing, nandiyan na. So, sana hindi katulad noon, hindi sila nag-plea ng di ba? Hindi sila nag-plea ng guilty or not guilty. So automatically not guilty 'yon kasi hindi mo naman sinabing guilty ka eh, or wala ka namang plea agreement na pinasukan doon. So hindi pa rin pumatin si pangalan nito. Si Dennis Cornejo. So null and void 'yon on the part of the complainant. Why? Kasi hindi ka umattend din. You're supposed to be at the court, no? The commanding officer or the judge tell you to do so. Pero hindi ka dumating, so pag hindi ka sumipot, edi syempre, negative na kagad sa iyo. Kasi arraignment mo yun. Ikaw ang nagdala-dala doon ng kaso, tapos ikaw ang wala. Kaya nga kailangan nando doon ka sa court. Eh, hindi siya sumipot. So, doon pa lang. At wala din naman disibong nabaro doon. Hindi rin sila nagka. So parang walang nangyaring arraignment. Kasi ang pinaka-essence ng arraignment eh, ina-arraign kayong dalawa, di ba? Pagdaharapin kayo, ito nag-a-accuseyo, at ito yung mga accusation against you and these are the evidence and witnesses. Bibigyan ka ng kopya, so. So, sa tingin ko, wag na lang striking to, idiretso na lang to, kung may bail hearing, di bail hearing. Di ba? Kasi ang inaano doon, bakit ka nakikipag-bailiri, tinatanggap mo na totoo may probable cause, di ba? So, depende yan sa diskarte ng abogado kung i-strike nila yung bailiri. Di ba? Kaso baka matagalan din yung sa Supreme Court, di ba? So, paliwanag nila yon, tinintay namin yung result ng Supreme Court at aatin muna kami ngayon for the meantime ng bailiri, pero ito ay may strike na ito at motion for review yung probable cause na yan. Mapapaliwala yan. Saka yung bail bond naman, binabalik naman yan sa accused, no? Everson Cabals, good morning po, sir. Kagad pumasok ng live niya sa akin. Ganun po ba? Herminia Atutubo, good morning po. Keep safe always po. Hindi pa lang ako ano kasi ibig sabihin natin dito ay Herminia Atutubo, ayun, lagi nandito. Si Larry Boy, good morning po sa lahat. Nakikinig po ako parang habang nag-aalmusal, no? Sa lahat na nag-aalmusal ngayon, good morning. Dito kayo sa Poprana, kay Pedro Barde, at your service, no? At mamaya sa trending, no? Nakapag-bilyang managers po. And thank you, sir, pagtulong mo kay Bong. Lagi ako na sa live, nakasupport. Thank you, Everson Cabales, no? Salamat. Lagyan kita ng jacket, Everson. Okay lang ba?
para ikaw ay isa na nating taga-subaybay at moderator, no? Pag may mga kalaban tayo, although wala naman tayong kalaban dito dahil na maayos naman yung ano, ang kailangan nyo malaman sa bail hearing, yun nga, binibigay ko na sa inyo, yung pagka-bail mo, pipirma yung ano, di ba? Tapos release order. Okay? Yun ang proseso. Pero ito, pagkatapos yun ng bail hearing. No? Pagkatapos ng bail hearing yun, so may bail hearing pa. Hindi agad makakalaya. Tatapusin mo na yung bail hearing at pag depende kasi sa ano yun eh, mga kapatid, naabot minsan ng 3 to 4 months din yan. 2 to 3. Ganyan. Or dito kay Bong Navarro, in his case naman, ay meron siyang ano sa Supreme Court, baka mas mabilis ito. Hindi pa. Leonardo Lopez, mga kalaya na po ba? Pag sa bail hearing, hindi pa po. Pero sigurado makakapag-bail. Yun ang 100% makakapag-bail siya because of lack of evidence or the evidence is weak. Yan po yun. Hindi ko lang alam kung gaano katagal yung proseso na ano, kasi depende ako mag-i-strike yung prosecutor eh, kung gusto nila patagalin. Magmo-motion pa yun eh. Kaya meron na tayong motion sa Supreme Court, tapos may bail hearing pa, at pagkatapos meron pa tayong option na yung tinatawag na agreement. Yun yung pinakamaganda dito, yung agreement. Kasi yung agreement ang magsiselyo yan eh. Dapat ito yung tingin na ano, binibigyan ng... Bandang huli, hindi na rin personal na sumipot kanina si Cornejo. Pero dumating naman ang kanyang lolo. Yan, no? Para sa akin, dapat siguro mag-settle na lang sila, mag-move on na lang. Yan. Hindi umatin si Denise. Instead, dumating si Attorney Axel, yung lolo niya, at gustong makipag-settlement. Yun yung pinakamabilis sa lahat. Yung settlement. Yun ang pinaka-speedy. Pinakamabilis na proseso, yung settlement. Kaya kung nakikinig yung abogado niya sa atin, go for settlement. Huwag nyo naisipin nyo, makakulong nyo yung mga tao. Siyempre, lahat ng mga abogado, talagang mga Texas. Eh. Why? Hindi naman sila yung nakakulong. Kaya malakas ang loob nila. Di ba? Siyempre, pagka may hearing, may bayan. Di ba? Wala sila pa, irregardless. Kaya may tinatawag na competent lawyer and honorable lawyer. Leonardo Lopez, mga kalayan po ba si... hindi pa, pero pinakamabilis po ay settlement. Because the bail hearing usually it will take months to process. Months po yan. Kaya pinaka-the best po yan ay tinatawag na settlement. Yun ang pinaka-speed, pinaka-mabilis. Kaso nga lang, ang pinangangambahan ko, baka itong abogado ni Bong Navarro, brainwashing si Bong Navarro, ilaban natin to, matatagalan siya sa loob. Actually, isang linggo ng absent, ano, si pangalan nito? Si Vice Ganda. Si Vice Ganda po ay isang linggo ng absent sa showtime, naapektuhan na yung shows. Kasi nga, ito naman si Ann Ortiz, ay panay late absence. Ne, bura. Joke lang 'yon. Merong ano, merong ibig sabihin ko ano ba pa to? Explain niyo ang patitulungan niyo ako. Baka tayo mareklamo rito. Patitulungan niyo ako. Ngayon ganito, Norlisa, sorry. may ano lang kami na para may hindi yata pagkakaunawa. Ganun lang pala. Kasi nga, yung mga kasama niya doon, pari absent, tapos wala siyang kabatuhan. Mahirap kaya magpatawa ng wala kang kabatuhan. Ikaw lang doon, di ba? Mahirap yun eh, walang sasagot sa iyo. Di para ang tanga, di ba? Para na-initiata si Vice Ganda. Isang linggo na pong absent showtime. So, iba-iba pagka may Bong Navarro doon. Ibang-iba po. Kasi ang mangyayari po dyan ay magiging maganda yung takbo, no, ng ano niya, ng flow ng show. Iba talaga eh. Ang araw, ha, natatakot po ako. Huwag ka matakot, ko ba natatakot po ako sa lahat ng pinagdadaanan ko ngayon sa buhay ko. Hindi, don't worry, siguradong makapag-bail ka
Ang kailangan lang natin, pre, ay settlement. Ayan ang kailangan natin. Settlement, no? Kailangan nating ma-settle dito. Mas maganda yon. Para sa future, wala tayong alalahanin. Pirma na, wala na. Wala nang sama ng loob, wala nang death threats. Kasi pag kami kaso ka dyan kay Cedric, hindi mo alam kung ano ang mga, di ba, kung pwedeng gawin ng mga tao. So, it is best for your interest to finish it with ano, with settlement agreement rather than finish it with the court. Mas maganda yung settlement kasi doon magkakapapatawad kayo. Unlike sa court, may grudge pa rin dyan. Kasi natalo tayo. Di ba? Papauwian natin siya. Papauwian natin siya ibang paraan. Di ba? May mga ganyan. Kakanti na lang tayo. Nabili niya yung korte. Eh. Ganun. Di ba? Pero kung yan ay settlement, favorable. Maganda. Mas maganda yung flow. Wala kang iniisip for the near future. Wala kang atraso. Wala siyang atraso sa'yo. Kapwa-tawad. Tama yan. Sorry. Hindi, kami yung dapat humingi ng sorry. Di maganda. Papasko naman tayo. Ayos na tayo. Okay, wala nang problema sa akin. Matagal na naman na nangyari. Years ago. Wala na yun. Kinalimutan ko na yun. Ako rin, pre, nakalimutan ko na rin yun. Wala na rin sa akin yan. Pero sa pasensya ka na. Kapalima na ano. Terrible yung problema yun. Di nag-aayos na kayo. Di settled na yung kaso. Yun ang pinakamabilis sa lahat. So, tama yung si... Ito, yung nagsasalita dito. Si Attorney Axel, no? Para matapos na kasi ang nakikinabang lang dito mga abogado, eh. Habang... Diba? Oo, yun. Kasi habang tumatagal yan, bayad ka ng bayad. Kada appearance, magkano, no araw, 1-4, 1-5. Pag mahirap ka. Mahirap ka pa nun. Pamasahit, merienda ng abogado. Magagasolina yun. Ayun ang bayarin ito ng araw eh. Nung araw pa yun sinasabi ko ha. Kaya ngayon, magkano na per appearance ng attorney? Magkano na ba? 20, no? 20, 25, no? 20,000. 20,000. Matagal pa yun eh. Sila ano kasi, 25,000, 25. Yung ano na yun ha, yung kaulang yun ha. Hindi yun ano ha, hindi portion yun ha. Hindi portion yun ha. Is 2025, hindi po portion yun. Ano lang yun? Yung mga walang nameless na, hindi naman na inaano natin ang mga nameless. Iba kasi yung mga ano, di ba? Hindi ka panilya, yung ibig sabihin yung may mga pangalan, may mga influensya. Ganyan din kasi ano eh. Hindi ko ina, baka mamaya mga ano, sa offense sa akin, iba ka lawyer. Hindi naman po ganun. We have to be realistic on here, no? So, bayad ka ng bayad kahit mamayaman ka eh, magkano rin yun? Di ba? Per hearing. O, baka magkano na ngayon yan? Magkano na per appearance ngayon? May bayad per appearance siya, syempre. May retainers fee. Di ba? May acceptance fee. Retainers. May monthly dues din yan. Syempre, i-retain mo. O, di ba? O tapos per appearance. Siyempre, mag-a-appear siya eh. Hindi ba? Magagasili mo. Siyempre, paano gaganaan niya? Paano may yan? Alam ba ko, ay attorney Baarde, isa sa pinakamahusay. Kahit presidente kayo pagtanggol, kahit si Maria Ressa. Kung ayaw niyo makulong si Maria Ressa, pumunta kay Baarde. Ang usapan lang dito, hindi siya makukulong. Oh. Kayang gawa na Baarde yan, titignan lang. Di ba? Ganong kabiga, di ba? Kasi pinag-uusapan lang natin, hindi siya mauulog o gagawa ng ni Baarde. No? Pag-aaralan ko yung kaso. Gagawin ko, hindi siya makukulog. Kasi marami namang remedy dyan eh. Kailangan mo lang yung ginawa kong system. May ginawa kong system dito kay Bong Navarro. Kaya bumagsak ang tori ni David dito. Gumaang lahat kay Bong Navarro. Pumanig pa sa kanya yung korte, di ba? Ganun lang ang style dyan. Di ba? Kung ang presidente nga eh, tumahimik lahat ng mga, di ba? Yun yung plano nila noon. After the election, kakanain nila yung presidente ng disqualification. Nanahimik lahat eh, di ba? Itong prosecutor ni Francis, nag-resign. Wala na, ayaw mo nangayaw. Itong prosecutor ni Bong Navarro, nangayaw.
Di ba? Yung judge naman, laging favor ng favor. Makikita na natin na yung kaso talaga kung saan papunta. So, for this case, settlement. Linda Cepeda, good morning sa iba, Arde. At nag-aaral pa, Janet Roberto, good morning po, Maglampi po. We miss you so much. Kuya Bong, God is good. Ayun, ano? Elisa Medina, hello. Ayun, ano? Good morning, Sir Barney, Nathan Ruiz. Of course, Estallion o Sagal. Anong bakit fake news? Sino ang fake news? Meron tayong basher. Si Estallion o Sagal. Pakilinaw yung fake news. Binibigyan kita ng pagkakat na ipagtanggol ang iyong sarili. Ayun, ano? Ano ang fake news? Ha? Makakabate? O anong fake news doon? Ayan, mga ano, no? Oh, nadali ka tuloy dyan, ano? Paano magiging fake news ako? Ha? Judge ka ba? Good Maria Ramos. Legal expert ka ba? Paano hindi makakapag-bail yan? Taking into consideration. Eh, doon ka lang kayo sa probable cause. Questionable na nga kayo. Eh. Doon pa sa demand. Ang bail hearing, patutunayan mo dyan that the evidence is very strong. There are strong evidence. Eh, sa probable cause pa lang, bagsak na nga kayo eh. At the same time, hindi na nga umatin sa arraignment eh. Si Dennis Cornejo, and the third time, eh nakikipag-settled na nga eh. Ano pa gagawin ng judge dyan? Eh, nangayaw na nga yung inyong complainant. At pag hindi na umatin yung complainant ninyo, yaan ay papasok lang sa didismiss na lang yan ng korte. Why? Yan ay failure of prosecution. Wala kayong witness. Maria Ramos, good morning po. Ako na si Dennis eh, bakit ba ako atin dyan? Diba? For what? Diba? Sasayangin ko lang yung oras ko dyan. Wala, alam ko naman din walang mangyayari. So settlement. Good morning po, watching from Dubai. Ano po ba ang update kay Bong? Sana makalabas na siya. Mamaya po ay may sinasabi, no? Kung magtuloy yan, no? Hindi nila in-strike o pinospone yan, mamaya 1:30, alauna imedya, pumunta kayo dyan sa tagig. At nandiyan sila. Pero alam ko, hindi na atin dyan sila Bong kasi PDL siya. May reason. At hindi, alam ko, hindi na rin atin si Denise. Kasi ang pinaka-importante na appearance si Denise ay ang arraignment. Ayun ang dapat na nando doon siya. Pero wala siya doon, kaya ganun ang nangyari. So, Maria Ramos, Mercy Damesa, kayong mga basher, no? Ay itanggapin na lang ninyo na gusto na makipag-ayos ng kampo. Gusto na nga nilang ayusin eh. Bakit ano pa ba ang nire-reklamo nyo? Eh, for the good naman to ng both parties. Para matapos na kasi ang nakikinabang lang dito mga akin. Personal na sumipot kanina si Cornejo. Pero pati naman ang kanyang lolo. Personally para sa akin, dapat siguro mag-settle na lang sila, mag-move on na lang para matapos na kasi ang nakikinabang lang dito mga abogado eh. Oh. Eh ano pang inaano mo? Bakit na ano ang pekto sa sinasabi ko? Ah, bakit bibigyan ng ano? Hindi na nga nag-appear sa arraignment. Eh. Nangayaw na nga eh, gusto nila lang ng katahimikan, gusto nila mag-move on. Dahil nga si Denise ay may master's degree na. At si Denise ay active, no? Sa Christian community. She is indeed newborn anew. Ibig sabihin, totally transformed, no? May master's degree, meron siyang fully transformed na siya, no? Active na siya sa Christian community, sa mga pagtulong siguro yan, sa mga humanitarian, at sa Panginoon Diyos, no, inalay niya sarili niya roon. So, give her the benefit of the doubt. So, hayaan na natin siyang manahimik, soul winning. Oo, hayaan na natin manahimik, give it to Denise Cornejo, give it to her family. Respeto na natin yung desisyon niya na gusto na nga nilang manahimik at tapusin na itong mga kaso para naman itong kaso nila Ras, nila Cedric, ay mabura na sa record, no? Para matapos na yung kaso na yan.
So, win-win situation for both parties. Makakabalik na sa Showtime dahil isang linggo na nga ang absent si Vice Ganda, no? So, para may kabatuan na siya. Ano pa ba ang very good option? Di ba? Settlement. Kasi ang bail hearing, matagal din yan. Ang Supreme Court review, matagal din yun. Aabuti ng buwan. Baka mamaya mag-resign na tutuloyan si Vice Ganda. Eh kung nandoon lang ako doon, pagkakayusin ko sila. Na totoo lang. Magaling tayo makipag-usap sa both parties, no? Usapin ko lang si Ann Ortiz, kakausapin ko si Vice Ganda, ganito yung situation. Kayo yung biktima lang ng mga pagkakataon. I know you're stressed. Si Jong Hilario, iyak, di ba? Nakita ko, umiyak si Jong Hilario eh. Naawa yata siya. Evangeline in Spiritu, morning po, no? Larry Boy, good morning. What if makapag-bail si Bong at makalaya? Kahit di na siya makapag-ayos sa kabila, ituloy ang kaso, pabor ba sa kanya? Matagal nga ang bail hearing. It will take months. And depending pa yan sa mga magagal, kung magaling ang abogado mo, pwede pa lawigin pa nga, pwede i-delay na i-delay. Kawawa si Bong Navarro pagka tinuloy niya yung kaso dyan. Kasi magagaling yung abogado na kalaban. Biro mo na nakuhanan sila ng probable cause. Kung di ba naman malalakas yan. Take it from me. Ang sinasabi ko yun tama. Tapusin nyo na yung grudge kasi malalakit yung tao to. Hindi ko nga alam na ang abogado pala dyan. Andiyan dyan si Salpanelo. Andiyan dyan si Jimeno, Karin Jimeno. Eh puro ano yun eh. Puro presidential ano yan. Spokesperson. Pinagkatiwalaan ng mga presidente yan. Yung isa, spokesperson ni Digong, ni President Duterte. Yung isa naman, kukunin na spokesperson ni Bongbong Marcos, presidente rin. Yung Calleja, malakas din yan. Di ba? Magaling na litigation lawyer yan. Kaya, wala nang ano rito. Tama yung sinasabi ko, hindi ko kayo nililigaw. Tama yung settlement. Kasi yun ang pinakamabilis na makarelease. Kasi ang ano natin dito, makabalik na siya sa pamilya niya, makipunta na siya sa Showtime, mahirap ba unawain? Hindi mahirap unawain na. Ang bail hearing po, hearing. Series of hearing ho yan. Hindi lang ho yan na isang beses lang. Di ba? Siyempre, matagal din ang bail hearing. Depende kasi eh. Kung gano'ng presentation of evidence, mga ganyan. So, baka matagalan pa. Siyempre, mag-motion din yung kabila. May mga motion kasi yan eh. May mga petition, mga ganun din. Pwede rin silang strike-in din nila yun para hindi ka makapag-win. So, taking into that consideration, mag-pabilis na talaga yun. Settlement. Good morning po, Sir Perdy. Merry Grace araw. Tsaka yung iba yung pagkapatawad eh. Kaysa settle in court. Eh. Maganda yung settle nyo na, sinesettle nyo na lang. Katama yung si Attorney Axel. Ang mahala na Gonzales. Kasi naipit tayo eh. Kaya ako nainis din ako dito sa abogado ni ano. Sa totoo lang, to be honest with you, nag-visit ako dito sa attorney ni Nabong Navarro. Naipit tayo eh. Naipit tayo ng circumstances. Pero mo, di ba? Meron pa lang warrant of arrest rate, di ba? Hindi niya chinik. Naipit tayo. So, dahil nga naipit tayo, wala tayong magagawa kundi makapag-set ng deal. Buti nga nakikipag-deal niya eh. So nagawa ng paraan eh. Diba? Nakonbinsin natin na settlement na lang. So nakonbinsin na natin, so yung part na lang natin ang dapat makipag-settle. Ano ba habulin nyo dyan? Diba? Bandang huli niyan, kayo pa makukulong dyan eh. Kayo pa magkakaproblema dyan. Problema pa yan. Diba? Settle nyo na yan. Doi si Rineneg. Kalimutan nyo na yan. Nangyari na yun, matagal na yun. May pagkakamali rin si Bongbong dyan. Siyempre, babaero siya. Di ba? Hindi naman na yan eh. Ginusto rin niya yan eh. So, yun na nga yung ano, settlement na nga eh. Na perwisyo both parties. Sir, narinig ko pa sa balita, may ilalabas daw pa po sila, Dennis na testigo. Pero may testigo sila, bakit daw nilang ilalabas? Bakit di pa sila pinakita yung 2014? Ano lang yun? Siyempre, para pressure, di ba? Dito nga sa kanyang ano, salita talagang ang lakas eh. Technically, to make it simple, it's a division of labor. Hindi ba makaka-apekto
yung kinabit. Ayan, oh, pakinggan natin siya. Yes, yung lolo. Yeah, but he made it clear naman. It's just his own. Sir, kasi kanina na-interview namin si Attorney Axel Gonzalez. Yes, yung lolo. Yeah, but he made it clear naman. It's just his own personal opinion. Pero sabi niya, personally, he would rather na magkakayos na lang si Bong tsaka si Denise. Kasi total pareho sila parang yeah. Pending. Don't have any comment to that as of now. The direction of the prosecution is to prosecute with the whole force of law na matutunayan at bibig niya kustisya ang nangyari sa nangyari kay Denise Cornejo sa ginawang na pag-rape ni Bong Navarro. Pero are you considering that na magkakasakit? This point, wala po sa usapan niya. Usapan if we will prosecute to the full force of the law and we will give the full force of justice. Whatever happens in the future, ay, hindi ko po masasabi po yan. At then, sir, oh. O, paano yun? Full force of the law. Ay, susugal ba natin? Isusugal ba natin ang buhay ni... Kayo, kung gusto niyo isugal yung ano, isusugal niyo yung ano, alayaan ni Bong Navarro. Lumabang kayo, sige. Eh, magagaling ka pala. Magaling pala kayong abogado eh. Eh, doon pala kayo nakita na sumablaze nga kayo sa ako eh. Gusto niyo ituloy? Laban, laban. Tignan natin. Di ba? Ayun na nga eh, nagawa na natin ang paraan ng bilang parte na is for settlement. Isinit ko na nga yung tong dyan eh. Eh, gusto niyo pang dikin yung mga kalbila. Eh, kung sumablay kayo dyan, mas malaking perwish sa inyo yan. Bakit? Pinason nyo lang naman doon sa mga tao na yun eh. Ang mga serious physical injuries, mga ganyan lang naman eh. Eh, kayang-kaya nilang bunuin yan. Kayang-kaya ng mga abogado na yan, salpanelo na yan. Kayang-kaya nilang lusutan yan. Eh, yung reclusion perpetua, paano nyo lulusutan yun? Hindi nyo maraintindihan si Baarte? Reclusion perpetua to. Hindi na pwedeng laruin. Hindi pa pwedeng ano to. Hindi tayo pwedeng maglaro sa buhay ni Bong Navarro. Hindi natin po pwedeng laruan to. Kaya...